Por aí, ó. Araw din dito tayo naka-live. Hello po. I-silent muna natin tong mga gadget na ito. Para hindi siya nakaka-istorbo. Live na po tayo. Pagipasa na lang ng link. Live na tayo guys, live, live, live. Siyo nandyan. Medyo natulog tayo. Dahil mamaya magdamaga na naman ang labanan. Ganun eh, wala magawa. Ganyan yung minsan eh. Baka makauwi tayo ay mga alas 8 ng maga. Sana tawagan tayo ng mga alas 9 pa. All right. Guys, hello, hello. Sino nandyan? Tingnan ko kung nagpasa na sila. Ay, wala pa. Walang tao sa Cavite. Hindi ko may pasa kasi pag hindi nyo na ipasa muna. Hello. Hello, my friend. Hello. Hello, andyan na si Pastor Jem. Siya ang nasa row 1 ngayon. Musta ang boses ko dyan? Okay ba? Pakipasa na lang ng link. Dito sa taga, what is this? Taga Quezon din. Kopya ko na. Wala, hindi yata ako naka-anunsyo pala doon. Alright, so that's all. Sino-sino naman nandyan? Tingnan natin. Pastor Ana, ayun, loud and clear daw ako. Sabi ni Pastor Jem. Okay, thank you. Alright. Alright. So, dadalawang tao, nasaan na sila? Tayin natin sila. Tayin natin anong i-reveal ng Lord sa gabing ito. Sigurado, pag-revelation from the Lord ay walang kaduda-duda na ito ay kapaki-pakinabang at buhay na malaya, buhay na masagana at makapangyarihan na buhay.
sa pusa katalunan ng mga tao sa mundo ay hinubog po tayo na ganito lang ang buhay. Ipanganak na nanay natin, pag dumating na ang kahinaan, unang-una ay tatanda, manghihina, magkasakit, mamighati, at mamatay. Yan ang alam nating normal na buhay sa mundong ito. Siyadong tipikal o normal sa paligid ang ganong pananaw, kaya ganon din ang ating nakikita. At dahil sa hinubog tayo ng nakagisnan nating reliyon, kaugalian, tradisyon, buong mundo mula nung nagkasala si Adan at si Eva ay naging normal na pinaniwala ng tao na ang tao ay para siyang exile, para siyang tinapon sa mundong ito, para ba siyang tinapon sa isang kulungan na wala siyang kalayaan, tinapon siya sa isang lugar kung saan wala siyang kakayanan magdesisyon sa kanyang sarili at wala siyang kakayanan na parsunurin ang kanyang kapaligiran. Siya ay ginapos ng kapaligiran. So, umaasa siya na somehow umabot siya ng ganung taon na kahit papano sana marinig siya ng naglalang ng langit at lupa na tinatawag niyang Diyos at mapagbigyan ang kanyang nais. Kadalasan naman hindi masama ang nais. Ngunit dahil sa kaya makinig, dahil sa kaalaman na ito ay para nating ginapos ang ating sarili. Dahil ayan si Japson, makinig ka Kuya Jap. Sana maunawaan ito ng mga ang pakiusap ko, itabi natin muna yung ating alam. Na tao ka lamang, na hiram lang ang buhay, hindi mo alam kailan ka kukunin ng Panginoon, na ang lahat ng itong kahirapan pinahintulutan ng Panginoon, itabi muna natin yan. Ha? Itabi natin yung kaalaman na yan. At tingnan natin kung mayroong pagbabago tayong makita o malaman. Alright? So, kaya kung napupunahan nyo maging sa inyong mga preachers, ang tao nasa church lang dahil akala nila pag nakarating tayo sa church ay kahit papano maibsan ang samaan ng loob ng Diyos sa atin. At kahit papano ay mapansin niya tayo. Pero pagdating na sa salita ng Diyos, sarado na ang kanilang tenga. Sarado na ang lahat ng pakikinig. Dahil puno na ang kaisipan na nakagisnan na kaugalian. So, ang karamihan, 99% ng Kristiyano na pupunta sa church, ginagawa nilang physical ang pagsisilbi na hindi na masama kung ito ay hindi nakakasama sa iyong katawan. Magdala ng bulaklak, magbigay ng pera sa church na hindi naman masama. At kung hanggat maaaring maaga na sa church, ano? Akala nila okay na yan. Sumunod sa pasto, sumunod sa pari, no? Kung ano man ang iutos.
Akala natin yun na yun. Pero pagdating na sa kaalaman, sa salita ng Diyos, sa bagong karunungan o kaalaman, understanding, wala na silang pakialam doon. Dahil ang alam nila, nagpunta na sila sa church, gumawa sila ng kabutihan sa kapwa, sa labas, iba yung sa bahay, sa loob ng bahay, iba yun. Pag sa labas, nakangiti na, ano, gawa na, patuloyin, lahat na. Akala na natuwa na ng Diyos doon. So, ganun din ang gustong-gusto ng ibang mga mukhang pera na namumuno sa church. Okay sa kanila yan. Pero may sabi na kung walang pananampalataya, hindi nagagalak ang Diyos sa atin. Hindi, wala naman pakailangan mga leaders na ito, dahil sinusunod nila ang doktrina ng nakakataas o ng kanilang samahan o kanilang sekta o reliyon. Basta kung ano sa libro namin, pagdating ng Disyembre, ito ipipreach namin, naka-outline na yan. Sa limang linggo ng Disyembre, unang linggo, pangalawang, tatlong linggo hanggang limang linggo, ito yon. Kung mag-preach ka man ng medyo labas dyan, kailangan dyan lang umiikot. Wala kang kalayaan magpaliwanag ng kung anuman. Dahil yan ang doktrina ng ating samahan, ito ay isang sinasabing reliyon o sekta. In short, ito yung sinasabing fraternity. Yan, parang ganyan. Kaya hindi ka pwede rito kung hindi ka dumaan sa aming pagpapakahirap sa'yo. Parang ganyan, no? So tayo, pag nakagawa na tayo ng ganyan, kala mo pinagpala ka na ng Diyos. Ito na, dumating si COVID. Bakit namatay? Matulungin sa church. So, ang isang malaking problema at kahirapan sa tao ay ang makinig ng bagong kaalaman. Pag nagkitaan sila, nagmahalan daw sila, okay, good! Bukas makalawa, nagbugbugan, hiwalay. Tapos sabi ng lalaki, babae, binigay ko naman lahat sa kanya, bakit ganun siya? Kasi hindi nakikinig ng bagong kaalaman. Yan ang tunay na pag-ibig, kapatid, ay hindi nagsisimula sa pisikal o sa nakikita. Nagsisimula po sa loob. So kung nagsimula ang pag-ibig na sinasabi mo, dahil maganda siya, may pera siya, malambing siya, mabait siya, matulungin siya, doon ka na in love, tapos ka. Dahil pag wala na yan bukas, magbabago tingin mo sa kanya. Yan ang Diyos po, pag-ibig. Yan ang tunay na pag-ibig. Ang Diyos na nakikita. Pero ang Diyos ay nasa loob. Pag dahil lang sa marami siyang pera, gwapo siya, maganda siya, celebrity siya, mabait siya, matulungin, maalaga. Naku, sobrang maalaga. Yeah. Puro sa labas mo ang dahilan. Kaya minahal mo, ang lahat ay nasa labas mo. Pero damahin mo sa loob, mahal ko siya. Bakit? Tingnan mo ito. May kaibigan ka ba na bungi? Pero napakabait sa'yo. Naghiwalay kayo, masakit, di ba? Na napamahal na sa'yo. Kaibigan niya, sobrang bait noon, matulungin yun sa lahat ng kahirapan ko, sa pigati ko, dinadamayan ako. Kaya sobra ko siya mahal, hindi ko siya makalimutan. may dumating, mas guwapo na kaibigan. Huh? Okay to ah, mapera pa eh. Nakalimutan mo na yung bungi. Nagbabago. So kung mayroon kayong iniibig o nag-iibigan kayo, siguruhin nyo na kung nagsimula ito sa labas na anyo, galaw, ugali, pananalita, pag-aasikaso sa'yo,
sigurahin natin na maging pag-ibig nga muna mula sa loob. Dahil pag hindi, dating ang panahon, nakakita ka masigit dahil yan ang dahilan kaya inibig mo siya, sa labas mo, makakita ka ng nasa labas mo na masigit sa kanya, pinakitaan ka rin ng ganyang kabait, dadagdagan mo siya kung di mo siya maiwanan. Kailangan lahat ng yan ngayong relasyon ay maging kalooban mismo. At mula sa loob, mag-o-opera o mamumuhay. Kaya tingin mo sa kanya ay tunay. Okay? Pero pag hindi mo maalagaan yan, dati ang panahon, huwag ka umiyak kung nakakita rin siya ng bago. Ha? Alright. Punta tayo sa ikalawang Korinto, chapter 6, simulan natin sa verse 14. Basahin natin. Be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship has righteousness with unrighteousness? And what communion has light with darkness? Tagalog. Huwag kayong makipamatok ng kabilan. Alam mo itong Tagalog. Sino kayo nag-translate nito? Kabilan. Ngayon ko lang nabasa ito. Nabasa ko na ito pero hindi ko maintindihan kung bakit kabilan. May alam ba kayo na salita kabilan? Saan sa Tagalog, katagalugan, may salitang kabilan? Siguro mayroon kayo. Tulad alin ba sa Bulacan? Eh dati sa tawag nila sa upuan ay salumpit. Baka mayroon kayo. Kabilan. Makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisampalataya. The King James Version. Do not be unequally yoked together with unbelievers. Kabilan ang sinabi eh. Napakarami naman siguro magandang Tagalog. Bakit nilagay ito kabilan? So ngayon, ikaw na nagbabasa, lalo na kung ang Tagalog mo ay katulad ko, maguguluhan ka. Ano yung kabilan? No? Huwag kayo makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisampalataya, sapagkat anong pakikisamang mayroon ang katuwiran at kalikuan, at anong pakikisamang mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman? Tira mo, dito na lang tayo kumuha. Do not be unequally, hindi pantay, hindi magkatugma na yok. Ang yok sa mga nasa syudad, kung nakakita kayo ng pang-araro o nag-aararong kalabaw, dito, isinulat ito ni Pablo, doong panahon nila, hello, Ate Sheena, noong panahon nila, dato sa lugar nila, ang pang-araro po doon ay baka at hindi isang baka. Kadalasan dalawang baka, mas malakas. Itong dalawang baka, may yok. Mayroon nakalagay dito na kahoy yan eh, na nilalagay dito sa balikat ng baka, at ang dulo niyan ay mayroong kadena na papunta doon sa araro. Tapos, mayroon silang hawak ng mag-aararo, may hawak siyang lubid doon sa gitna ng ano na yan, o dito sa tenga ng baka o kalabaw, at pag hinatak niya sa kaliwa, liligo sa kaliwa. So itong dito sa verse 16 at verse 14, dalawa ito. Sabi niya, huwag kayong makipamatok. Tawag niya pamatok. No, sa Bisaya, ibang tawag namin nun eh. Anyway, dito ay sabihin natin pamatok. Magpamatok ay masasabi nating ito yung mga salita, mga kaalaman, na kung ang kaalaman na ating natatanggap
o mga tao na nagsasalita ng kanilang paniniwala ay okay lang sa atin kung ang kanilang pananalita o salita ay hindi sang-ayon sa Bible o hindi sang-ayon sa salita ng Diyos. Okay lang. No? Ganun din sa boyfriend, girlfriend. Okay lang, mahal ko siya. No? So, ang nangyayari balang araw, winawasak nila pareho ang kanilang sarili. Kasi pag sinabi unequally, ibig sabihin, hindi pwede silang hatakin magkabila sa isang direksyon. Ang isa pupunta sa kanan, ang isa pupunta sa kaliwa. So, hindi tama ang daan ng kanilang buhay. No? Minsan, nag-agree din sila, tuloy tayo ng mga ilang araw. So, na araw, eto na, gulo na. No? Ayaw na din sa kaliwa, ayaw ko dyan. Eh, gusto ko dito eh. Hinahatak ng isa sa kaliwa, ayaw ko dyan. Dito ako sa kanan. So, nagkakagulo. Dahil sa kamalayan o karunungan na hindi magkatugba. Tingnan mo kung paano sabi niya sa Tagalog. Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga nagsisampalataya. Oo. Teka, basahin ko sa Tagalog ko. Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisampalataya sapagkat anong pakikisama mayroon ang katuwiran at kalikuan. Yan. Very nice example. Ano raw ang mayroong pagkakaisa ng matuwid sa liko? Kung ikaw ay matuwid at iisa ngayon ang tali ninyong dalawa, isa ang inyong pamatok, paano kayo magkakasundo? Dahil ang katuwiran mo, ay hatakin niya rito, kalikuan. At anong pakikisama meron ng kaliwanagan sa kadiliman? Nakakita ka nagsasama sila? Nakakita ka ng madilim na kikisama sa maliwanag? May nakita ka nga no? Kung dilim, dilim lang, di ba? Kung liwanag, liwanag lang. Pag nandiyan liwanag, takbo ang dilim, hindi sila nasasama. Kung matuwid, matuwid lang. Kung liko, liko lang. Hindi pwede magsama yon. Nagis natin yung sinasabing kabilan, siguro yung ibig sabihin. Hindi pantay, sabi ni Pastor Jim. Tagalog itong mga ito eh. Hello, Ate Nat. Hindi magkatugma, sabi ni Pastor Jim. Hello, Pastor D. And Pastor John. Alright. So dito, maganda ito instruction. Sino ang instruct dito? Mismo si Jesus. Okay? Okay. Verse 16. Verse 15. Ito. Ano ang pakikipagkasundo meron si Kristo kay Belial? Si Belial, ito yung ginamit na pangalan sa Diablo. O anong bahagi meron ang sumasampalatay sa di sumasampalatay? Doon tayo sa liwanag at dilim. Pwede ba sila magsama? Imposible, di ba? Hindi pwede maging kaisa yun. Liwanag at kadiliman eh. Okay? Father Almighty, salamat po at matanggap namin ang iyong revelation sa gabing ito at matuto kami kahit na hindi pa namin nagagawa na pag narinig namin unti-unti magkaroon kami ng conviction na huwag na gawin sa pamamagitan ng aming kamalayan. Huwag na ito intertinin pa sa aming puso, sa aming isipan upang ang iyong inihanda na mabuti at pawang mabuti na buhay mahaba, walang halo ng pangamba, takot ay may sa buhay namin sa gabing ito. Daddy Abba, Holy Spirit, salamat po sa inyong paggabay, sa inyong pagtuturo. We bless you and we honor you and we give you back the dominion sa pangalan ng aming buhay na iyong kapuspusan, si Kristo Jesus. Amen. And just like that again, we dispatch you in the mighty name of Jesus. And I bless you. Amen. Verse 16. At anong pakikisama mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Yeah, very simple, di ba? Anong pakikisama? Pakikiisa. Sapagkat tayo templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sabi ng Diyos, manahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila.
at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Tingnan niyo po yung lalakad ako sa kanila. Na ituro na natin to. Sabi niya, manahan ako sa kanila at sila'y aking mga tahanan. So kung tayo templo ng Diyos at tahanan ng Diyos, ang address ng Diyos ay tayo. So hinahanap ng tao sa ng Diyos. Hindi niya alam na siya ang nakikita na address ng Diyos. Nananahan sa kanya ang Diyos mismo. Sabi niya, malinaw sa verse 16, ang sabi niya, tingnan natin yung good. Gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila. Lalakad. Sa King James Version, walking in them. Lalakad sila sa loob. Lalakad siya sa loob. Pag nakalakad ng maluwag ang Diyos sa loob ng kanyang pamamahay, sa loob ng kanyang address, walang diablo, walang kadiliman na pwedeng manaig, walang sandata na pwedeng manaig. Pero ayaw naman natin. Bakit? Hindi natin natutunan ang kaliwanagan. Pero magaling tayo sa kadiliman. Kristiyano tayo, pero puro kadiliman. 23 oras sa isang araw. Mapalad kung makaisang oras tayong lumiliwanag. Halimbawa ng kadiliman, naturuan ka ng tama. Banggitin ko na, ang babae ay para sa lalaki, ang lalaki ay para sa babae. Basahin mo entire Bible. Maging sa Roma, sinasabi, basahin mo sa uno. Pag niig ang babae sa kapwang babae, karumal-dumal sa mata ng Diyos. Ang lalaki, nakipagniig sa kapwa lalaki, para niya sinabi, sumpa, pagharian mo ko at ang aking henerasyon. Para mong dinala sa pagpapatiwakala ng sarili mo. So sinasabi, hindi kayo kasal. Bawal kayo dito sa church kasi hindi kayo kasal. At di ayan ho, lalaki sa lalaki nagpakasal, pwede dito. Kasi pag hindi kayo kasal, hindi kayo pinagsama ng Diyos. Ayan po, babae sa babae kinasal. Pinagsama ba ng Diyos? Pwede dito sa inyo, sir. Hindi dahil kinasal kayo, pinagsama ka na ng Diyos. Dahil hindi sa bendisyon ng sino man tao ang tunay na kasal. Ulitin ko. Hindi porque binindisyonan ng tao lamang ayon sa kanilang sekta, ayon sa kanilang reliyon, ikinasal nga kayo ng Diyos. No! Binindisyonan ang lalaki, ikasal sa kapwa lalaki, pinagsama sila ng Diyos, hindi. Kung hindi ka naniniwala sa Bible, di sabi, pinagsama kami ng Diyos, nagmamahalan kami. So, ibang mundo nyo. Yeah. Babae sa babae, kinasal, pinagsama ng Diyos. Mayroon pong sekta sa Amerika na masugid na sekta dyan, na marami sa inyo dyan sumisimba. Ang kanilang senior pastor at associate pastor, mag-asawang lalaki. Ha? Nag-alisan ng kalahati. May LGBT. Okay lang. Rights nila yan. Pero ayon sa salita ng Diyos, hindi po pwede. Pero dahil sa ang sekta na ito, negosyo rin siyempre, no? Reliyon. Pero tinanggap din ng iba. So, pinagsama sila ng Diyos? Hindi. Kung sa tingin mo pinagsama ng Diyos, it's up to you. Alright? So, mayroon ba mga hindi kinasal? Dahil hindi pwede magkasal, magpakasal. Dahil napakahirap naman ang batas sa atin.
Dahil nga sa karamihan sa atin ay lumaki sa Katoliko, bawal mga senador, mga congressman, halos tinik sa lalamunan na itong binubugbog araw at gabi, lalo pag nalasing lalaki, binubugbog si babae, nagkabaranggayan, pagkatao sa baranggayan, umiyak-iyak si lalaki, lasing nung ako, darling. O, bumigay naman si babae. Bukod sa walang-wala yung hanap buhay ng lalaki, binubugbog pa. Nasaan ang pagmamahalan? Bawal kayo maghiwalay, pinagsama kayo ng Diyos. Anak! Anak ko, ganunin mo kung hindi. Sama magsalita dito ng ganyan. Panahon ko, nung araw, sabi ko sa'yo, hindi ka abuti ng 24 oras. Sisintansyahan ka namin. Tapos babayaran ng pamilya mo. Tingnan mo yung papel na pera natin. Lalo na noon, hindi ko na ngayon nakita kung paano. Basahin mo. Ang papel na ito, pera, ay pambayad sa lahat ng utang. Ang papel na ito ay pambayad sa lahat ng uri ng utang. So, umutang ka ng buhay sa korte, legal yan. Noon na yung kulang ngayon. Kung meron pa yan. Bayaran mo. So, maraming hinubog ng kadiliman. Yan, sabi, hindi natin alam kailan tayo kukunin ng Lord. Hiram na ang buhay. Normal na mamatay ang tao. Normal na tumanda at manghina, magkasakit. Normal yan. Tao lang naman tayo. Pero hindi nyo ba alam na ang mundong ito, kasama na tayo, ay ang kasuutan ng Diyos. Dito nakikita ang kasuutan ng Diyos. Kaya ang tao na may buhay Kristo ay kapuspusan ng Diyos, templo ng Diyos. Ibig sabihin, itong katawan na ito, kasuutan ng Ama. Pagkatapos, bigla lang mamatay, biglang magkasakit, maghihirap, puro pigati, naagnas ang katawan, kasuutan ba ng Diyos yan? Unawain mo dito sa verse 16, templo ng Diyos. So kung templo siya ng Diyos, hindi lamang niya tahanan, kasuutan niya. Buto at laman niya. Alam mo ba na pag may buto at laman ka, ito bahay mo. Kasuutan mo ito. Ang tunay na ikaw, nasa loob mo. Pero di sa mundo, kailangan mo ng katawan. Dahil ang binigyan ng authority sa mundo ay ang may buto at may laman. Tao, tawag na. So, sabihin mo, eh, hiram lang itong buhay. Hindi natin alam kailan tayo kukunin ng Panginoon. Ano? Normal lang makasakit, tao lang tayo. Ano? So, ibig sabihin, normal lang na wasakin ang kasuutan o templo ng Diyos. Ikaw na tumira sa mansyon mo. Normal lang ba pabayaan mo lang kung may sumunog sa iyong bahay? Ha? O pinasagasaan ng traktora bahay mo, okay lang ba? Normal ba? Ha? Parang ganyan. Normal ba na nakawang ka? Wasakin ang pamamahay mo? Mismo ang mga gamit mo na nakawin? Normal ba? Talk to me? So normal ba magkasakit? Ang buto at laman ng Diyos na kanyang kasuutan sa mundong ito. Dahil kung wala siyang kasuutan dito na nakikita, narinig, wala siyang karapatan sa mundong ito. Basahin mo. Verse 16. Sabi niya, gaya ng sinabi ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila at ako'y maging kanilang Diyos at sila'y maging aking bayan. Aking bayan. Aking bayan. Pakinggan mo abuti. Siyang ka nakatira. Diba sa bayan ng San Rafael,
sa bayan ng Pulilan, sa bayan ng Mikawayan, sa bayan ng Baliwag, bayan ng Tansa, bayan ng Trece Martires. Doon ka nanahan, di ba? So yung tirahan mo, bukod doon sa doon ka naninirahan, doon ang address mo, doon ka rin namumuhay. Correct? Yan ang sinasabi ng Diyos. Ako'y kanilang maging Diyos, mananahan ako sa kanila, at sila aking maging bayan. Maging bayan. So, tanungin mo, Diyos, anong bayan mo? Diyos, anong bayan mo? Ay, di, bagtas. No? Trese. Bakit? Doon ka nananahan eh. Pero dito siya nananahan. Pero ang bayan niya. Dahil ang butot laman mo, buto niya eh. Kaya sabi niya, kayo ang pagpapala sa lahat ng bansa. Lahat ng bansa titirahan niyo. Saan kayo mananahan? Pagpapalain niyo. Bakit? Kayo ang aking bayan. Kayo ang aking tirahan. So saan ka man nakapatong na bayan, abay, natura, pagpapalain niya ng Diyos. Dahil ang bayan niya na ikaw, kung saan siya nakatira, sakop mo siya, siyempre, no? Bayan, bayan ka niya. Siyo nagsasakop siya, Diyos? O ikaw sumasakop sa Diyos? Talk to me. Yeah? Siyo sumasakop sa tao? Bayan o siya? Siyempre, siya rin sumasakop sa bayan pag ikaw mayor. Ikaw chairman sa barangay. Di ba? Kung chairman ka nga. Kung mayor ka nga. Eh kung hindi ka mayor, sakop ka ng mayor, sakop ka ng bayan. Correct? Kaya tayo sa hari at saserdote para sakupin natin ang bayan. Dahil pagpapalain ng bayan sa pamamagitan natin. Verse 18, at ako sa inyo'y magiging ama at sa akin kayo magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoon, o sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Alright, now, yo, may nag-gets kayo. Ang problema, hindi natin kilala ang ating sarili. Kaya kung sino-sino sinasamahan natin, payag tayo, okay lang. Ay, friend ko yan eh. Oo nga, friend mo yan. Huwag naman tayo masyadong abrupt. Abrupt yung masyadong... May mga tao kasi na hindi naman nila unawaan kung sino sila. Huwag naman sabihin, hoy, ikaw ha, ganito ka. No, huwag naman. What? No? May wisdom ang Panginoon para ibahagi natin ang karunungan niya, ang understanding niya. Ha? Pero huwag ka makipamatok daw. Dahil pag hindi siya mananampalataya, siya ay kadiliman. Ikaw ay liwanag. Pero pag nakipamatok ka sa kanya, lalo na pag-ibig ang dahilan, kung minsan sa Tagalog, sa English, last yan, kapatid, last. Bahala ka nung anong pagkaintindi mo sa English, sa Tagalog. Pwede ko sabihin, pero maraming mo sa laman, loob ng iba. Tawag ng laman niya, nakala mo pag-ibig. Dahil nakatingin ka ayon sa laman eh. Hindi tayo nabubuhay ayon sa laman. So ang laman na ito, dadayain na sinasabing pag-ibig. Akala mo pag-ibig, pero yan ay pagnanasa ng laman. Pag nakikita mo siya, parang akala mo kumpleto ka. Pero ang ibig sabihin yan, na kumpleto ang nasa ng laman mo dahil nandiyan siya. Hanggang sa balang araw, nagkasawaan, wala na. Di ba? Kawawa yung mga bata, may panganak na eh. Pero okay lang, mayroon tayong power of revision, sa ngayon, maaaring hindi mo pa kailangan, pagdating ng panahon, iniwan ka, saka punta ulit sa church, ha? Hindi ka namin itutulak palabas. Yayakapin ka pa rin namin, alagaan. Tutulungan. Okay? Kung nahiwalay ka sa asawa mo, preacher ka na, pastor ka na. Huwag kang mag-alala. Bumalik ka. Uunawain ka namin at pababawiin ka namin. Lalo na ako nandyan. Pwede ka bang mag-preach sa linggo? Opo. Ipagmudmuran mo sa pulpito. Ang kadiliman na yan. Pero ang sabi ng sekta, hindi ka na pwede rito. Iwalay ka na sa asawa eh.
Eh, lalaki sa lalaki ang kinasal. Pwede sa iyo? Ah, come on. All right. Sorry, napapagalit na. Hindi ako galit. Inasabi ko lang. All right. Punta tayo ha, sa yoke. Matthew 11. Matthew 11. Yan, yeah, malapit natin. 20 minutes. Mateo 11. Simulan natin sa 27. Oh, the glory of your presence. All right, so let's go. Mateo 11. Simulan natin sa 27. Makinig guys, please, makinig, makinig, makinig. Ito yung mga formulas. Ito yung mga pagtuturo mismo ni Jesus, mismo ng Diyos. Gusto mo ba talaga? Hindi ka pa masawa sa buhay na mahirap? Hindi ka pa sawa sa buhay na walang kasiguruhan? O sawa na tayo? Ayaw ba natin na mapayapang buhay? Masaka ng buhay, malusog ng buhay? O hindi pa tayo sawa sa droga, bisyo, okay lang. Okay naman, galing ako dyan eh, no? Eh, medyo may edad ako siguro sa inyo, eh, hindi nyo pa dinanas siguro yan. Yung muntik-munti ka na, nadaplisan ka lang. Pati baril, abala, dumaplis lang. Eh kung napuruhan ka, tapos ka. Diba? Kung hindi pa rin sawa, okay lang, hanggang sa makulong. Yan. So, hindi ka pasawa. Kung natinggaan ang ulo mo, sawa ka na. Wala na, itapos na. Okay. Matthew 11, verse 27. Sabi ni Jesus ito, ang lahat ng mga bagay ay binigay na sa akin ng aking ama. At sino may hindi nakakakilala sa anak, kundi ang ama. At sino may hindi nakakakilala sa ama, kundi ang anak. At yaong ibiging pagpahayagan ng anak. Alright? Ulitin ko ha. Pag nagsasalita ang Diyos at akala natin ayon sa sekta o reliyon o physical o karunungan ng tao ay kaya natin unawain, nagkakamali tayo. Malaking pagkakamali. Tingnan mo dito. Ang lahat ng mga bagay binigay sa akin ng aking ama, sabi ni Jesus. At sino may hindi nakakakilala sa anak, kundi ang ama. At sino may hindi nakakakilala sa ama, kundi ang anak. Anak at ama lang. Pag nagsalita ang ama at hindi ka anak, never mo makilala ang kanyang sinasabi. Never natin maunawaan ng tunay ang kanyang mga layunin. Kaya, puro tayo prayer request, puro tayo papapakahirap na sana maunawaan ko ang ama, marinig niya ako at marinig ko siya. Anak lang kapatid at ama. Walang ibang usapan labas sa pamilya ng anak at ama. Pag sinabing walang nakakakilala sa anak kundi ang ama, at sino may hindi nakakilala sa ama kundi ang anak, at yaong ibiging pagpahayagan ng anak. Yun lang. Walang reliyon, sekta, kundi anak at ama, at yung papahayagan niya ng anak. Alright? Malinaw. Tanong. Si Jesus ang anak. Si I am ang ama. Nakakilala silang dalawa. So pag magkakilala, ang usapan nila, ama at anak, nagkakaunawaan. Correct. Madaling maunawaan, nagkakaunawaan sila. Paano mag-usap ang anak at ama na Diyos? Paano?
isa sa Martha na. Paano kayo nag-uusap ng mga Diyos na ito? Diyos Ama, Anak, Banal na Espiritu Santo. Hindi mo ba nagtatanong? Pero magkakilala sila. Iisa sila. Pero nag-uusap sila. Right? Paano siya nag-uusap? Katulad na pag-uusap natin. Eh, pwede na siguro. Dahil nalangin si Jesus, isinulat ni Juan eh. Dinig na dinig yung panalangin ni Jesus, nagkipag-usap sa Ama. Okay? Pero ang tunay na pag-uusap nila. Paano? Sa salita, nasabihin natin, Kawikaan 18:21, kamatayan at buhay na sa kapangyarihan ng dila. Yes! Ano ang dila? Ang dila, sabi niya ko, anong kapuspusan ng puso ng sasalita ang dila? So, ano ang karugtong ng dila? Puso. So, magsasalita ba ang dila kung hindi ayon sa kapuspusan ng puso? Hindi. Pero Proverbs 23:7, sabi niya, kumain ka at uminom ka, pero wala sa puso niya sinasabi niya. So, hindi porque nagsasalita ka, nagsasalita tayo, eh kapuspusan na ng puso. Alam mo, mahal na mahal kita eh. So, bakit ang mahal eh? Alam mo, galit ako sa'yo. Tampo-tampo naman si Mrs., tampo-tampo si Inday. Pero hindi naman talaga galit. Parang ganyan din, ha? Pag nabigyan mo ng 10,000, mamalingki ka nga, tumigil ka, pagod ako. Ha? Sige na, mag-shopping ka muna, 10,000. Sabi ko nga sa'yo, hindi ako galit eh. Sabi naman ni Mrs., unang girlfriend. Biglang lumakas, kanina lupay-pay. Parang ganyan, no? Kabig ng didib. Ano? Ano yun? Kabig ng bibig, tulak ng dibdib. Ano ba? Okay. Now, sundan natin. Tandaan natin, walang reliyon pagdating niya sa Diyos. Ito ay relasyong Ama at Anak. Wala. Walang sekta. Kaya galit na galit ang mga taga-sekta pag pinaliwanag natin ito, tawag natin greater truth, dahil sa kanila, okay na yan. Basta pumunta sila sa church, anong anak-anak? Eh, anak din naman ako ng Diyos eh. Anak nga ng Diyos. Sa tingin mo, pero naunawaan mo ba sinasabi niya? Huh? Okay. Verse 28, magsiparito sa akin kayong lahat na nangangapagal at magbibigatang lubha. Nangabibigatang lubha at kayo'y aking papagpahingain. Papagpahingahin. Okay, ganun Tagalog pala. Magparito kayo sa akin, kayong lahat na nangangabigatang lubha, nangangapagal, at nangangabitang sa King James, sabi niya. Come unto me, all ye that labor and are heavily laden, I will give you rest. Pumarito kayo, magsiparito kayo sa akin. Ano ibig sabihin ng magsiparito? Lumapit ka lang sa kanya. Ha? Kausapin mo siya. Eh, hindi ka naman anak. Yan ang pag-uusap. Pagsiparito kasama yung pakipag-uusap na pakipagkilala kung kilala mo na siya. Hindi ka pwede magsiparito sa akin, sabi niya. Kung hindi mo alam na ang Diyos ay hindi po reliyon o sekta. Siya po ay tao. Parang ganyan na. Siya ay katauhan. Hindi pwede sumama dyan. Sabi, ay, mahal ako ng Diyos. Bakit? Eh dito kami, no? Ito ang aming reliyon, itong sekta namin, kaya mahal kami ng Diyos sa inyo. Oh, walang kaligtasan dyan. Dito na sa aming kaligtasan, no? Sino sabi sa'yo? Sabi ng pastor namin. O, sabi ng aming pahayagan. Tinan mo dyan, no? Andiyan nakalagay sa Roma. Ah, okay, sige. At pagkatating ng rapture, itong aming simbahan na ito, nakita ko, parang spaceship. Lahat ng wala sa loob ng spaceship na ito, at dumating ang rapture, hindi sila makasama. O, yun ang Diyos mo. Bias na Diyos, na? Para bang lahat ng tao ay may, hindi lahat ng tao ay mahal niya. Okay? So, yan ang pangunawa ng mga dalubhasa
sa reliyon nila. Okay? So, magsiparito kayo o magsiparito sa akin. Para simplihan natin, ang pagpasiparito natin sa Panginoon, si Jesus ito na sasabi. Ang sabi, si Jesus o si Kristo ay salita ng Diyos. At ang salita ng katawang tao, nanahan sa atin. Para masimplihan natin, ang paglapit sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Dahil siya ay salita. Ngunit, hindi mo pwede unawain ang salita ng Diyos na hindi mo rin inaangkin na ikaw ay anak ng Diyos. Kung hindi mo pa alam, paliliwanag sa'yo ng preacher, tanggapin mo si Jesus na Panginoon mo, tagapagligtas, at sambitin mo mula sa puso mo na binuhay siya ng Ama mula sa patay. Pagtunay sa puso galing yon, natanggap mo nga si Jesus. Pero kung sekta, hindi ganyan ang paraan. Pasok ka rito sa aming sekta, sa aming reliyon. Pabautismo ka rito. Pag hindi ka nabautismohan dito, hindi ka membro ng aming sekta, ng aming reliyon. At hindi ka ligtas. Dahil dito lang sa aming reliyon na ligtas. Alright? Ngayon, napapagal ka ba? May problema ka ba, kapatid? Luba bang mabigat? Pag pumarito ka raw sa Panginoon, pumunta ka sa Kanya, sabi niya, ako ang daan. Ako ang katotohanan. Ako ang buhay. Hindi ka makakating sa Ama na buhay kung hindi ka dumaan sa akin. Bakit? Dahil ako ang nag-boost ng buhay sa krus para magkaroon ng daan ng sino man. Ang sino man sumampalatay sa lahat ng ginawa ko sa krus na yun ay para sa kanya, nakapasok siya sa daan. Nakaparito siya sa akin. Okay? Daan, katotohanan, hindi kadiliman, liwanag. At magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. So lahat ito ay puso po. Hindi bibiglan. Ulitin ko ha, paano magparito sa Panginoon? Sabi niya, ako ang daan. Juan 14:6. Ako ang daan. Para mapagparito ka sa akin, ako rin ang daan. Ako katotohanan, salita. Andyan, may pinaliwanag sa iyong salita. Ako yan. Kung tama, paliwanag. Pero pag sinabi niya, hindi ako Diyos, hindi ako daan. Pag sinabi niya, hindi ako katotohanan, hindi ako daan. Hindi ako Diyos. Bakit? Ang Diyos ay katotohanan. At ako ang buhay. So kung sinabi niya si Jesus, hindi buhay, hindi Diyos, abay hindi siya buhay. At wala makarating sa Ama, kundi sa pamamagitan niya daan, katotohanan at buhay. Sino magsasabi dyan sa sinong sekta na siya ay daan, katotohanan at buhay? Wala. Pero pag ang iyong buhay ay si Kristo, at ikaw na yung buto at laman ni Kristo, sabi niya, pag nahayag si Kristo, mahayag ang Diyos ng kaluwalhatian, ikaw ang daan, katotohanan at buhay, ikaw ang Savior. Pero hindi mo kayo tanggapin. Bakit? Nung sinabi ni Jesus ito, nasa katawan siya. At lahat ng daan, ginawa na niya. Binuksan niya ang lahat ng kulungan nung namatay siya. Pagbangon niya maguli, sabi niya, sino man ang nakiisa sa Panginoon ay isang Diyos o Espiritu. Now, sabi niya sa mga disipulo niya, magala kayo, dahil aalis ako. Dahil pang hindi ako umalis, hindi kayo magiging katulad ko. Kung ano ako, ganyan kayo sa mundong ito. Daan, katotohanan at buhay. Matindi yan. Kung hindi pa natin kahit tanggapin yan, okay lang, naunawaan ko. Dito sa verse 29, pasanin ninyo ang aking pamatok. O, pasanin daw.
At mag-aral kayo sa akin sapagkat kayo ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingaan ng inyong mga kaluluwa. Pamatok, ang binanggit kapatid, pamatok. Kanina sabi niya, huwag kang makipamatok. Yung pamatok dito sa hindi mananampalataya. Dahil gulo yun. Bugbugan blows yun. Makipamatok ka sa akin. Dalawa din ito. Siya rin at ikaw. Ibig sabihin, mag-aral ka raw sa kanya. Dahil pag-aralan natin, ang pamatok daw niya magaan. Ang pamatok kaya may sinasabing mabigat, may hinahatak sa likod. Pag ikaw ang baka, kaya may pamatok dahil may araro ka eh. May araro ka eh na hinahawakan o hinahatak. Mabigat yung araro na yon. Pero alam mo ba na lahat ng araruhin mo sa mundong ito, sa puso natin, araruhin sa mundo, itong katawan natin, mundo ito eh. Alam mo ba na inararo na ni Jesus lahat yan? Lahat yan, inalis na niya ang lahat ng sumpa sa lupa mo. Tumagas ang pawis at dugo ni Jesus. Pumatak sa lupa. Tanda na ang una niyang tinubos ay ang iyong kasaganaan. Sabi niya, madali sa akin, pero mag-aral ka sa akin, sabi niya. Mag-aral ka sa akin. Ibig sabihin mag-aral sa akin, alamin mo kung anong ginawa ko. Alamin mo kung anong sinabi ko sa cross. Bakit sinabi ko, it is finished. Bakit tapos na? Pag nalaman mo yon, itong pamatok ko, napakagaan. Super gaan. Hindi ka magpapawis para pagpalain. Hindi ka magpapawis, lumuhod sa balik-balik doon sa altar, oh. Katulad namin, may girlfriend ako eh. Lukod naman ako, napaka-religyoso. Nalay ko manong araw, no? Walu-walu lang man girlfriend ko. Isa sa girlfriend ko, tumama naman ako sa baklaran. Sige. Tama naman sa baklaran. Siyempre, pagkasama mo siya, mahal mo siya, no? Ganun na. Mabait tayo eh. Okay. Noon. Suluhod. Mamadaling araw. Mas 4 nandun kami. Dami nang luluhuran. Mula sa pinto ng simbahan, punta doon sa altar. Tapos babalik. Kaya mo pa? O sige, kaya ko pa. Luhod na mga. Punta doon sa altar, balik. Tapos diretso doon sa may parang santo doon. Kuha ng panyo. Iyak-iyak. Kuha naman akong panyo, siyempre. No? Malay ko man. Wala man akong Diyos nung araw. Wala man akong reliyon. Ganyan. Sorry guys. Naikwento ko lang. So, ano nangyayari? Ano nangyayari? Dito, sabi niya, learn of me. Sabi niya, hindi mo na kailang magpapakahirap, kaluhod yan, load ka sa mais, papako ka sa krus. Wag, sabi niya. Sabi niya, my yoke is easy. Easy. Why? Bakit? Sabi kanina doon sa binasa natin, mananahan ako sa kanila. Lalakad ako sa kanila. Ako ang kanilang maging Diyos at sila ang aking maging bayan. Ibig sabihin mula sa loob mo, may peace, may joy, may kapayapaan, may kasiyahan sa loob mo, dahil Diyos na sa loob mo. Lahat easy. Why? Ikaw ay siya. At siya ay naging ikaw. Ikaw ang buto at laman niya, siya ang buhay mo. Pero hindi mo kilalaan yung sarili, makipamatok ka sa hindi mananampalataya. Ikaw na kaliwanagan, sasama ka sa kadiliman hanggang sa dumilim ang buhay mo. Nakarating ka na ba kay Jesus? Magsiparito kayo sa akin. Pag magsiparito tayo sa kanya, hindi ba iisa tayo? Siya na, ikaw. Ikaw, siya sa mundo ito. Ito ang hindi na ituturo sa maraming churches. Iya sabi niya, pag makipamato ka sa akin, ibig sabihin, ang aking kamalayan ay kamalayan mo. Ang kaisipan ko, kaisipan ni Kristo, ang ginagamit mo. Everything is easy. Bakit?
bago panalangin ang sanglibutan, lahat inayos ko na. Ginulo ng Diablo sa pamagitan ni Adan. Dumating ako! Sabi ko, it is finished. Wala kang gagawin. Kundi sabi niya, mag-aral kayo sa akin. Alamin niyo kung ano ang mga biyaya na tapos na. Ano ang mga lakad, pamumuhay na tinubos ko na. Pinagpala ko na kayo. Pinagaling ko na kayo. Aralin niyo ako. Ako ay kamalayan. Ako ay kaisipan. Kaya binigyan ko kayo ng kaisipan ni Kristo. Unang Korinto 2:16. Pero ang kaisipan ng sekta at reliyon ang niyayakap ng marami. At galit sila kapag nakarinig sila ng katotohanan. Tingnan mo. Ako? Kwadrado mukha ako, may itim ako, bungi pa ako. Ako? Lara ko ng Diyos? Oo, kapatid. May mga bungi. May mga lumpo. May kwadrado mukha. Larawan pa rin ng Diyos. Buto at laman ng Diyos. Pero ayon sa ating pananampalataya, mangyayari lahat sa atin. Hindi po nakukuha sa sekta at reliyon. Anak at ama lang ang usapan. Pag ang buhay natin si Kristo mahayag, anak, mahayag na kaluwalhatian, ama. Sabi ni Jesus, ang ama ay higit sa akin. Alam mo kung anong higit sa iyo? Ang kamalayan mo. Obserbahan mo. Ayaw na ayaw mo sa taong yan. Ex mo yan. Iniwalayan ka na isang linggo. Naku, sinusumpa ko ang lalaki. Sinusumpa ko siya. Lahat ng binigay ko sa kanya. Pero sinabi ni pastor, hindi ako pwede makipamatok sa hindi mananampalataya. Hindi siya mananampalataya. Salamat na lang. At nag-away kami. Punta sa church, magpatuto, salamat, malaya na ako. Mga tatlong araw, pinuntahan ka, may bulaklak, may chocolate. Love, sorry na. Hindi ka kumikipo. Umutulo ang luha, niyakap ka. Ang kasalanan po na. Hindi ka kumikipo. Ano nangyari? Sino ang mas malakas? Yung sinabi mo kanina, katawan mo na ayaw na sa kanya o ang iyong kamalayan? Matagal na kayo nagsama. Sobra kanyang mahal. Najuntis ka ngayon. Hinanap mo siya, wala na. Ha? Eh alam mo naman lang, sa simula pa lang, nasa serbisyo ko. May anak na ako, may asawa na ako. So, pasyalan na lang kita dyan pag may pera ko. Padadalan kita. Sound familiar? So, ito ngayon. Mabuang-buang ka, may anak ka na. Wala kang hanap buhay. Alin ang mas malakas? Ang loob mo ang labas? Talk to me. Kaya sabi ni Jesus, ang ama higit kaysa akin, ang kanyang kalooban, ang kanyang kamalayan, ang kanyang tunay na buhay sa loob na nakatira sa kanya. Sabi niya, I will be your God. Ako'y maging Diyos nila. Mananahan ako sa kanila. Lalakad ako sa loob nila. At sila'y maging bayan ko. Pag yun ang nabubuhay sa loob, sabi ni Jesus, ang ama ay higit sa akin. Ako nakikita kaya anak ako. Pero ang ama higit sa akin. Ang sinasabi ko, eh, hindi akin, kundi sinasabi ng ama, ang mga gawa ko, hindi akin gawa ng ama. Anong gawa ng ama? Makapangyarihan ka pa rin. So, tingnan mo yung salamin ha. Ayaw mo niyan. Ayaw mo na. Puno, pag nandyan na, eto na ngayon, nananaig. Yung kamalayan sa loob, yung paniniwala sa loob. Okay? Sinabi ni pastor, hindi naman sa sekta ng ano eh. Oo, lahi tayo ng Diyos eh. Ito na, pinasyalan ngayon ng pastor na dati.
Sister, naku po. Naku, salamat, nakita kita. Eh, bakit hindi ka na pumapasal sa ating sekta? Ikaw pa naman inaasahan namin doon. Daming mga kapatid naghanap sa'yo. Kulang na sabihin, alaki kasi kung magbigay ka eh. Nabubuhay kami sa binibigay mo, no? Ikaw nga yan. Anong nanay? Yung dati na nakatanim. Balik ka ngayon doon. Okay? Eto na. Lahat ng bigat ngayon, pasan mo uli. Eh sabi ni Jesus, hindi yan ako. Pumarito ka sa akin. Bibigyan kita ng kapahingaan. Eh sekta yan eh. Reliyon yan, Inday. Hindi ako yan. Yan ay tatag ng tao. Hindi ka makabibigyan ng kapahingaan dyan. Lalo lang bibigat ang mundo mo. Dahil anak at ama lang ang nag-uusap, magkakilala. Okay? Kaya ginawa kanyang anak, babae o lalaki. Alright? So, tapusin natin. Sapagkat malambot, verse 30, ang aking pamatok at maagaan ang aking pasan. Diyos yan, kapatid. May pasan ba ang Diyos? Walang burden. Ang burden, kapatid, yung pasan, yung mundong ito, pasan-pasan natin pang hindi buhay Kristo natin ang nananaig. Pag hindi finished work of Jesus Christ ang kinukumpos na kanta, mabigat na mundo ang pasan ng mga Kristiyano. Kahirap sa tingin mo, kahirap talaga, walang imposible sa ating Diyos. Pero Doktor, kahirap sa tingin mo. Yun, puro kahirapan. Kaya pinagpapalitan natin yung mga kanta natin, okay? Let the weak say, I am strong. Weak will say, yes, sabi si Joel, yes. But when that time comes, the weak will say, he is strong. Hindi sabi, I am weak, but I am strong. No! Sabi niya, I am strong. I say I am strong. I do not say I am weak. No, I am strong. No. Forget about the weak. All things are passed away. Let the poor say I am rich. No. Forget about the word poor. Sabi niya, pagdating ng araw na yan, makakalimutan mo na ikaw ay poor. Kaya magsasalita ka, you are rich. Why? Buhay Kristo ang isasalita. Sabi niya, aking pamatok, malambot. Malambot. Hindi mahirap. Ang aking pasan ay magaan. Bakit? May pasan niya. Anong pasan? Obligasyon sa mundong ito. Responsibilidad. Na pagpatakbo ng negosyo, pagpatakbo ng trabaho, pagpatakbo ng pamilya, lahat yan magaan. Why? Ang buhay mong Kristo na anak ang nabubuhay na hahaya. Walang mabigat ka pa rin. Kaya, umpisa natin mula sa gabing ito, huwag makipamatok sa hindi mananampalataya. Makisama tayo sa kanila. Siyempre, ganun din tayo ng araw, no? Pero yung buhay nila, eh, isa buhay din natin, kapatid, huwag. Tapos na tayo yan. Mag-agree tayo sa kanila, huwag, kapatid, huwag. Huwag mo naman salungatin, suwagin, hindi paliwanag mo sa mga bata nang iniinom nilang gatas ay bulok. Ipaunawa natin sa mga batang ito kung paano magtempla ng hindi bulok para hindi sumakit ang kanilang tiyan. Paano kainin ang tamang pagkain? Si Kristo ay pagkain. Siya ay laman at dugo. Kailan kainin mo? Kung hindi ka uminom ng kanyang dugo at kainin ng kanyang laman, wala kang bahagi sa kanya. Learn of me, sabi niya. Matuto kayo sa akin. Dahil ang akin, sabi niya, pamatok ay magaan, malambot. At ang aking pasan ay magaan. Sa mundong ito, hindi mo pwede iwasan yan. May mga pasanin dito, kapatid. Ngunit,
Kapag nagparito tayo sa Panginoon, ibig sabihin, simula sa salita niya, ang kinin natin na tayo pinagaling na, na tayo binanal na, na tayo pinagpala na, na tayo anak na ng Diyos, kalahi ng Diyos, DNA ng Diyos, magaan ang lahat. Kaya sabi niya, be still, relax, and know, upang malaman mo, ikaw nga lahi ng Diyos. Alright? Unawain natin itong mga ito. Pero hindi natin sila maging kasundo sa sinasabi nila. No, okay lang yan, naunawa ng Diyos, nagmamahalan kami. Eh, pareho kami kayo lalaki, dodong. Magpapakasal kami. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalay ng tao. Come on, guys. Huwag tayo basta bumaril. Patayin natin. Huwag. Paliwanagan natin ang salita. Na salita ni Kristo, na buhay ni Kristo na sa salita. Wala pang sinabihan si Kristo na hindi naging katotohanan sa kanyang buhay. Alright? Father Almighty, salamat po sa gabing ito at simple man ang aming mensahe. Alam namin na mga kabigatan na ito ay maglalaho kapag nagparito kami sa iyo sa pamagitan ng iyong salita ang kinin na ikaw ay nagkataong tao sa amin. At kami na ngayon anak ng Diyos na iyong Ama, kapuspusan niya at ang aming lahi ay siya na. Kung ano siya na ikaw rin ay ganun kami sa mundong ito, kaya ang lahat ay magaan. Madilim kanina, bundok kanina, pero ang bundok na ito ay nasa loob lamang namin. Ang kadiliman nasa loob lamang namin. Sa oras na nagparito kami sa iyo at lumiwanag ang aming buhay na ikaw, Kristo Jesus, lahat ng bundok at kadiliman biglang maglaho. Kaya makita namin lahat pala magaan. Lahat pala manambot. Father, salamat po sa katotohanan ito. We bless you. We honor you, and we give you back the glory and the dominion. In the name of our righteousness and our life, Yeshua HaMashiach. Amen. And just a bit again, thank you. I bless you. Thank you. Continue your works. In Jesus' mighty name, I dispatch you. Guys, I have to go to work. Tandaan mo lang. I love you.